Hi class, ang topic natin ngayon is equation of parabola. Objective, use focus and directrix to write the equation of parabola in a standard form. So, ano ba yung focus, ano ba yung directrix? So, kung meron tayong Cartesian plane, yan, then meron tayong graph, example din graph natin, then yung focus natin will appear sa interior part ng parabola. And yung directrix natin is yung line na nasa exterior part ng parabola. So, paano makukuha yung equation given itong dalawang blue na object na yan. So, turun ko kayo ng shortcut. Okay, so, second slide, example. Yan. So, focus, negative 3, 1/4, directrix, y equals, so, negative 1/4. So, first, tinan nyo muna yung directrix. Pag yung directrix natin naka-y form, ibig sabihin, ang naka-square dito, yung x. So, ang equation natin na gagamitin is x minus h square equals 4p y minus k. So, ito gagamitin natin para makuha yung equation ng parabola. Next, kung yung directrix natin naka-y form, ibig sabihin, ang pinaka-equation niyan is y equals, kasi y yan, tapos ganito yan, para din nyo makalimutan. Ano bang partner lagi ng y, di ba k? So, ang equation ng directrix natin is y equals k minus p. Laging minus p yan, basta directrix laging minus p. Then, kung yung directrix natin, to, yung directrix natin is k minus p, ibig sabihin na yung focus natin is y equals k plus p. So, ito naman yung focus, yung f. Yan. Ibig sabihin, itong coordinate natin ng focus, di ba yung y is k plus p. So, yung 1/4, siya si k plus p. So, kung siya si k plus p, then yung negative 3, siya si h. Yan, h, k plus p. Then, nawawala si k, nawawala si p, kasi h lang yung given. So, kailangan yung isolve. So, paano isosolve yun? So, using yung directrix, y equals k minus p, di ba meron tayong value ng y? So, y natin is negative 1/4. Substitute natin dito sa directrix equation. Magiging ganito yan. So, yung y is negative 1/4 k minus p. Then, di ba meron tayong given na focus, ito, 1/4. I-substitute natin dito sa focus natin. Yan. Yung focus. So, yung y natin is 1/4 equals k plus p. Then, ano yan? Magiging system of linear equation. Ito yung equation 1. Ito yung equation 2. Solve natin yung k tsaka p. So, paano man solve? Siyempre, add natin yung dalawang equation. So, negative 1/4 plus 1/4 is 0. Equals k plus k is 2k. Negative p plus p is 0. Then, solve natin yung k. So, divide both sides by 2. So, cancel yan. So, 0 divided by 2. So, k is 0. So, kung meron tayong k, solve natin naman yung p. So, paano ma-solve yung p? Yung k equals 0, yan, yung value niyan, substitute natin sa any equation. Pwede sa 1, pwede sa 2. Pero, mas recommended yung 2 kasi lahat positive. Yung k tsaka p positive. So, substitute natin sa equation 2. So, magiging 1/4 equals k plus p. Tapos, 1/4 equals, di ba si k is 0? So, substitute 0 plus p. So, 1/4 equals 0 plus p, siyempre, p. So, kailangan natin sa formula is 4p. So, multiply natin both sides by 4. So, 4 times p is 4p equals 1/4 times 4 or 1/4 ng 4, 1. Diba? Or 4 times 1 is 4, 4 divided by 4, 1. Yan, kompleto na. May k, meron na 4p, substitute. So, x, h natin is negative 3. So, opposite ng negative 3, positive 3. Square. Equals 4p natin, ito, 1. Y minus, yung k natin is 0. So, y minus 0. Simplify natin. X plus 3 square equals y minus 0 is y. So, y times 1 is y. So, ito na ngayon ang equation ng parabola natin given focus and directrix. Diba? So, medyo mahaba lang pero nakakatawa pag nasolve yung lahat. So, ulitin ko yung pinaka-shortcut. So, ang shortcut, pag y to, yung directrix natin, ibig sabihin, x yung naka-square. Kapag y to, hanapin nyo lang yung partner ni y, so y, tsaka k, di ba? Y minus k, so y equals k minus p. So, kung k minus p yung directrix, si focus, y equals k plus p naman. Laging positive si, laging plus p, si focus, laging minus p si directrix. Then, substitute nyo yung given na y, to yung y, then, substitute nyo yung given ng y sa focus naman. Then, solve nyo yung nawawalang variable, yung dalawa, then, substitute sa pinaka-formula.
Yun. Okay, next example tayo. Example number 2. So, ang focus natin for gamma 5 over 2, ang directrix natin is y equals 7 over 2. So, yung directrix natin, naka-y form, ibig sabihin, ang naka-square dito yung x. So, ang pinaka-format na gagamitin natin is x minus h square equals 4p y minus k. So, ito yung pinaka-formula na gagamitin natin para makuha yung equation ng parabola. So, kung ito naka-y form, ibig sabihin, y yan. Ayan ang y. Equals k minus p. So, yung directrix na lagi minus p. So, kung yung directrix natin, y equals k minus p, then yung focus natin is y equals k plus p. Yan. So, ito yung directrix, ito yung focus. Substitute natin. So, yung directrix natin, y equals 7 over 2. Balik mo dito. So, lagay dito ba? Ah? So, yung y, 7 over 2, directrix k minus p. Yan, lagi yan. Then, ibig sabihin, yung focus natin, yung y daw ng focus natin is k plus p. So, ito yung x, ito yung y. So, yung y is k plus p. Then, itong x natin is h. Yan. So, 5 over 2 equals k plus p. Yan. Then, ito yung equation 1. Ito yung equation 2, system of linear equation. So, add natin para makuha natin yung value ni k tsaka value ni p. So, add natin 7 over 2 plus 5 over 2. Since pares lang na denominator, pwedeng i-add yung numerator. So, 7 plus 5 is 12 over 2 equals k plus k, 2k. Negative p plus p is 0. So, simplify natin. 12 divided by 2 is 6 equals 2k. So, kailangan nyo yung value ng k, divide both sides by 2. Cancel to. So, k equals 6 divided by 2 is 3. So, meron tayong k. So, if k is equal to 3, kailangan natin itong i-substitute sa equation 1 or equation 2. So, equation 2 na lang. Yan. So, magiging equation 2 natin, copyin ko muna. So, 5 over 2 equals k plus p. So, 5 over 2 equals yung k natin, 3. Substitute. So, 3 plus p. Tapos, i-transpose natin si 3 sa kabilang side. So, magiging ganito yan. 5 over 2 minus 3 equals p. Then, paano gagawin dyan? Cross-multiply, then follow the sign. So, 2 times 3 is 6. 6 na, diba? So, kanto yan. 5 minus 6 is negative 1 over 2 equals p. Yan. So, 2 times 3, 6. 5 minus 6 is negative 1 over the same denominator. Pero, ang kailangan natin is 4p. So, multiply nyo both sides by 4. Yan. So, 4 times p is 4p equals negative 1 half times 4. So, kalahati ng 4 is 2. And negative yun. So, negative 2. Or, 4 times negative 1 is negative 4. Negative 4 divided by 2 is 2. Kung gusto nyo ng long method. So, ito na yung 4p. Ito na yung k. Substitute natin sa pinaka-equation natin. So, x. Yung h natin is ito. 4. So, minus 4 square equals. Yung 4p natin is negative 2. So, magiging negative 2. Y. Yung k natin is 3. So, inverse ng sign, minus 3. So, ito na ngayon ang equation ng parabola given focus 4, 5 over 2 and directrix y equals 7 over 2. So, ito na yung final answer natin. So, erase ko naman. Third example. So, example number 3. Yan. So, focus natin 11 over 4, 9. Directrix natin equals x equals, directrix natin x equals 5 over 4. So, sir, x form naman to. Ibig sabihin, kung x form yan, ang gagamitin natin ng equation is naka-square yung y. So, isabihin, ganito yan. Y minus k, kasi partner ng y is k, square equals 4p, x minus h. So, ito yung gagamitin natin yung formula para makuha yung equation ng parabola natin. So, ibig sabihin, ang partner ng x, lagi h siya. Ibig sabihin, ang equation ng directrix natin is x equals, ang directrix lagi minus h minus p. So, ito yung directrix. Then, ang focus natin, partner lang yan. So, x equals h plus p. Laging plus yung focus. Ibig sabihin, si x daw dito, si x coordinate ng focus is h plus p. Then, si 9 is k. Yan. So, substitute natin para ma-solve natin yung h tsaka p kasi nawawala. So, directrix muna. Ito. So, yung x ng directrix, papalta natin dito. Directrix. So, magiging 5 over 4 equals h minus p.
Then yung x naman ng focus, i-abot natin. So 11 of 4 equals h plus p. Tapos system of linear equation, equation 1, ito equation 2. So gagawin natin dyan, syempre, i-add. Yan para makancel yung isang variable. So magiging 5 over 4 plus 11 over 4. So pwede siyang i-add kasi same denominator. So 5 plus 11 is 16 over 4 equals h plus h is 2h. Negative p plus p is 0. So i-simplify natin. 16 divided by 4 is 4 equals 2h. So divide both sides by 2. Yan, so cancel to. So h equals 4 divided by 2 is 2. So ito na yung value natin ng h. So next. So if h is equal to 2, kailangan natin hanapin si p. So gagamitin natin, substitute natin to sa equation 2. Yan. Pwede nyo naman i-substitute sa equation 1. Ganun din magiging sagot. Pero kasi ito, positive-positive eh, para matadali. So, equation 2, copying ko 11 over 4 equals h plus p. So, 11 over 4 equals, si h natin is 2. So, 2 plus p. Tapos si 2, i-transpose sa kabila, pagsamahin niya mga constant. So, 11 over 4, positive 2, magiging negative 2, equals p. Then, paano i-simplify yan? Cross-multiply nyo lang. So, cross-multiply yan. 4 times 2 is 8. Then, simplify. So, 11 minus 8 is 3 over 4 equals p. Pero ang kailangan natin is 4p. Kaya, mamultiply ko na yan both side by 4. So, 4 times p is 4p equals 4 times 3 fourth is 3. Or pwede kayo mag-cancellation and cancel. Or pwede yung 4 times 3 is 12. 12 divided by 4 is 3. So, pares lang magiging answer. Ganun din. Then, substitute natin sa pinaka-given natin na formula. So, y, yung k natin, ito, yung k, minus 9 square equals, yung 4p natin is 3. Ito, 4p is 3. So, 3x. Yung h natin is 2. So, inverse ng positive 2, negative 2. So, ito na ngayon ang final answer natin na equation ng parabola given itong focus na ito sa kayong directrix na ito. Yan. Last example tayo. So, burahin ko muna. Last example. Yan. So, focus negative 49 over 8 kama negative 4. Directrix x equals to negative 47 over 8. So, ulit. Pag ang directrix natin naka-x form, ibig sabihin yung y yung naka-square. So, partner ni y, y minus k square equals 4p and p and p. 4p x minus h. Yan. So, ito yung pinaka-formula na gagamitin natin. So, kung yung directrix natin naka-x form, ibig sabihin, x equals. So, partner ni x, di ba si h? So, h minus p. Kasi sa directrix, lagi minus, di ba? So, sa directrix, yan. Then, si focus natin, ibig sabihin, x equals h plus p. Ito yung focus. So, ibig sabihin, yan. So, dito sa coordinate natin, si x natin is h plus p, while si negative 4 natin is si k. Then, substitute natin yung mga given na yan dito. So, gawin ko, ibigay ko yung kulay. So, directrix natin is, yan, blue. Ito yung directrix, diba? Yan. So, yung x natin, pagbanda ko ng value. So, magiging negative 47 over 8, h minus p. Yan. Tapos, si focus natin, gawin ko pink naman. So, si focus, x, diba? So, x natin, negative 49 over 8 equals h plus p. Yan. Then, ito, equation 1, ito, equation 2. So, ginagawa lang dyan, ina-add. Kasi, makakancel si P, di ba? Kung gusto nyong i-minus, pwede rin naman, kaso mag-iba pala kayo ng sign. So, para mabilis, i-add nyo na lang. So, negative 47 over 8 plus negative 49 over 8, similar fraction sila, same denominator, pwede nyong i-add yung numerator. So, negative 47 plus negative 48 is negative 96 over 8 over the same denominator equals h plus h, 2h. Negative p plus p, 0 na yan. Then, simplify natin. So, negative 96 divided by 8 is negative 12 equals to 2h. So, paano makakuha si h? Tanggalin mo si 2. Yan. So, h equals negative 12 divided by 2 is negative 6. Yan. Then, kung si h is negative 6, pwede natin itong i-substitute sa n equation. Equation 2 na lang. Equation 2. Yan. Ito equation 2. Yan, substitute natin. So, copyin ko muna. Equation 2 natin, negative 49 over 8 equals h
plus P. So, negative 49 over 8. Si H natin is negative 6. So, papalitan. Negative 6 plus P. Tapos, transpose natin si negative 6 sa kabilang side. Yan, para masolve si P. So, negative 49 over 8. So, negative 6 magiging positive 6 equals P. So, gagawin dyan. Cross-multiply nyo lang. 8 times 6 is 48. Yan. Then, solve nyo lang. Follow the sign. Negative 49 plus 48 is negative 1 over 8. Yan. Equals P. Ang kailangan natin, si 4P. So, multiply nyo both side by 4. Yan. So, 4 times P is 4P. Equals 4 times 1 is 4 divided by 8 is negative 1 half, di ba? Or pwede nyo cancelin. Yan. So, 4 divided by 8, 2. Negative 1 half. Yan. So, bilugyan ko dito para malinaw. Next, ito yun ang equation natin. Gawin ko ng blue para malinaw. So, yung H, yung 4P. So, Y minus K. So, Y, ang K natin to, 1, negative 1 part. So, opposite ng sign, magiging positive. Ah, negative 1 part, sorry. So, K natin is negative 4. So, opposite ng negative 4 is positive 4. Yan. Square equals 4P natin ito. 4P natin is negative 1 half. So, negative 1 half. X, ang H natin is negative 6. Opposite ng sign is positive 6. So, ito na ngayon ang equation ng parabola natin given focus and directrix. So, pag nalito kayo sa parts ng parabola, meron akong ibang vlog tungkol sa mga parts ng parabola at andun doon yung mga formula. So, copy nyo yung formula bago kayo mag-solve ng equation ng parabola. So, kung may tanong, i-comment. Kung natutunan yung shortcut, siyempre, okay. Mag-alam maigi, i-practice to na i-practice para ma-perfect. Yan, salamat.